Nag-compress ko kayo ah. Bagong ligo. Naglinis ah. Si Ryan, ang aga mo maglinis. Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Anika Farm. Very good ka. Ayan, so anong oras na ba? 8 o'clock na. Tapos na sila maligo. Sarap ng tulog nyo ah. Ah, sarap ah. Magbibenta ako ng dalawang gills, mga kapiling. So, sarap magbenta ng gills kasi 25,000 pesos ang isang piraso. Yun. So, wala nang timbang-timbang po yun. Ha. Nasa 5 to 6 months yung binibenta po namin ng mga gills. Ayan. So, ito kasing si buyer, ang kwento po niya. Last year kasi, bumili na po siya ng isang gills sa amin na pure large white. So, napaanak niya na po yun. Nasa 15 heads po yung anak niya. So, binibenta rin po niya yung mga biik niya. And then, napapaikot niya yung pera kasi nabenta po niya lahat yun. So, kaya last month, bumili po siya ng tatlong gills. Yun. So, isa lang naman po yung gills niya. Ano ba yun? So, isa lang daw yung... So, isa lang naman yung gills na binili niya doon. Kasi yung dalawa, para naman sa bayo niya. Ano ba? Ayaw ko na sasalita ako. Ayun, so isa na ba tayo? So yun, dalawa, yung sa dalawang gilt para sa payo po niya yun. Yung isa naman para sa kanya. And then, so ngayong araw naman na to, bumili siya ng dalawang gilts para naman sa kapitbahay nila. Kasi parang nire-refer na lang po kami dahil nagugustuhan po nila yung mga gilt namin dito dahil magandang klase nga po, di ba? Pag nanganak kasi yung mga gilt na binibenta po namin, minsan nasa, ang pinakamaraming anak po nila nasa 17 heads. So, ganun po. Yung pinikwento ng mga ibang buyer po namin. So, like, yung mga nandito na mga baboy po namin, itong tatlong kulungan, mga fatteners po lahat ito. Yan. So, magbibenta na rin po kami bukas ng mga fatteners para mabawas-bawasan na rin po yung mga baboy dito. Then, dito naman po sa kabilang kulungan, yan po yung mga pagbenta po namin na gills. Pero yung iba po dito, hindi po namin ibibenta lahat yan kasi para sa replacement na lang po ng mga inahin namin dito. Yan. Bagong ligo sila ngayon kayo, malinis yung kulungan namin ha. In fairness ha, maaga naglinis yung caretaker po namin dito. Kasi kanina, nag-pick up po sila ng mga baboy dito ng mga 8 o'clock. Kaya pinaliguan niya na ng maaga yung mga baboy. Ito naman mga kapigi, unti-unti na namin pinapabaklas yung kulungan ng mga RTL po namin at ilalagay na po namin yung mga yan sa bagong farm. So doon muna namin itatampak yung mga yan. Pero mag-aalaga pa naman po kami ng mga manok ha, para magamit din po namin kasi yung space dito. Yan, so sayang din po eh. Para lahat ng ano dito sa building na to, puro baboy na lang lahat. Yung walit doon na. Ang ganda ng katawan na. Linis. O, nasan na yung airtag mo? Naalis. O, ito, ito. Ano na? Dito tayo sa kabila. Ito naman yung mga pangbenta rin po namin. Na gilts. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga pang-gills po namin. Ayan,
May ilabas na pala yung isa. Na tayo doon. Hindi na po namin tinitimbang tong baboy na to, ha. Yan. So, buo namin biniligay. So, 25,000 po yung benta namin dito. Kasi pag fatty na, yun lang po yung tinitimbang namin. Pero pag kanyang mga gills, isang buo na. Puno yung tubig, oh. Pakita ko lang din po sa inyo itong kulungan ng manok po namin. Ayan, unti-unti na po namin pinapakalas sa mga caretaker po namin dito para mailipat na dun sa bagong farm. Ito na po yung mga naalis nila. Ayan. Iba na mag-aalaga sa iyo, ha. Ha? Iba na mag-aalaga sa iyo. Masok ka na. Nakasama na ako. Bagong ligo. Pangalawang guild. Para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming, everyone!